Okay, hello, good morning guys. Welcome here in Kusina ni Peli. So, naisip ko pong magluto ng ating anang masarap na kinulob. Ito pong recipe nito ay sa kaibigan po, kumare ng aking ina. Ito po ay masarap dahil natikman ko at naluto ko na rin po sa atin sa Pilipinas. Kaya naisip ko po dahil nakita ko yung recipe ay nakasingit doon po sa aking pong recipe book. So, umpisahan po nating magluto at maggawa ng ating masarap na kinulob. So, bago po ang lahat, pa-share naman po, pa-like and subscribe here in Kusina ni Peli. So, narito po ang sangkap na ating kailangan sa ating pong pork kinulob. So, gagamit tayo po ng purong laman ng ating pong laman ng baboy. At gagamit po tayo ng saging at patatas. Ito po ay pipirito muna natin. Mayroon akong kamatis, maliliit nga lamang. Ito ay ang cherry tomato. Kahit po ano, tomato ang gamitin nyo. Kasi ito po ang narito, kaya ito ang gagamitin ko. Mayroon tayong vinegar, onion, garlic, sugar, salt and pepper, oil, and soy sauce. Yan lang po ang ating kailangan sa paggawa ng ating pong kinulob. So, samahan niyo po akong magluto ng ating masarap na kinulob. So, mag-start na po tayo mag-fry ng ating banana and potato. Pa-fry po muna natin ang ating pong banana and potato. So, yun po ating garlic and onion. Yun po muna ang ating umahin dahil lalagay natin dito sa ating kaserolang paglulutuan. Unti lang po ilagay natin. Okay na yun. So, ito pong kaserola na to. Buksan na po natin yung apoy natin. And then, ikalat natin yung ating sibuyas at yung bawang dito sa ating kaserola. And then, lalagay natin yung ating kamatis. Dito po natin yan, bibiyak. And then, sunod po natin yung ating karne. Ayan po natin ito natin, pinitrito. Na ang pangatin. So, lalagay po natin yung ating soy sauce. Pagalit sa karamit. Lagyan natin yung sugar. Atin po munang haluin. Lalagay po natin yung salt.
Haluin muna natin. And then yung ating manihan. Then yung ating natin, manihan siya. And then tatakpan po natin, mamaya po natin, hihaan ang ating banana and potato. Sa mahinang apoy po lamang. So, halu-haluin lang po natin ang ating nilulutong kinulog. Bali, hindi ko pa po ito nalalagyan ng water. Ang ating pong karne ay nagtutubig yan. And then, pagka akala nyo medyo paluto na siya, saka po natin ilalagay yung ating saging at patatas. Kasi malalabog po na masyado ang ating patatas at saging. Ito po natin at ating pong tingnan ang ating pong nilulutong kinulog. Ako pwede na natin ilagay ng ating nanahing potato. So, lagay na po natin nanahing potato. Kayaan po natin na madaw po sa lagyan. Gusto po ng asawa ko yung may sabaw, kaya dadagdagan ko po ng pangking tubig. Kasi gusto niya ay sabaw. Ako naman, gusto ko yung medyo paiga. Lagi kami magkabaliktad. So, ayun. May hapkap na po lang po ang nilagay natin. Hindi po natin maluto at lumambot yung ating patatas, banana, and karne natin. So, babalikan po natin mamaya ang ating nilulutong kinulog. Na-check po natin ang ating pong nilulutong kinulog. Ready na siya. Malambot ng ating karne. So, okay na po siya. Patayin na po natin. Lagyan ko po muna na yung paminta. Masarap yung medyo maanghang-anghang na konti. So, luto na po yung ating kinulog. Lagay na po natin sa ating pong plate. Pinatay ko na po yung apoy natin. So, ito na po ang ating pong pork kinulob. Ayan po, napakasarap po ng itsura. Talaga naman pong masarap. So, sana po ay nagustuhan ninyo ang pagluluto ng ating pong masarap na kinulob. So, marami pong salamat sa inyo pong panunood. And please, don't forget to like, share and subscribe here in Kusina ni Peli. Bye-bye! Kain po tayo! Masarap pong kumain dahil umuulan at malamig. Okay, bye! See you next time!